Magandang araw mga mag-aaral ng Tumaayos. Ang ating pag-aaralan ngayon sa Raling Panlipunan ay ang aking komunidad. Ano ba ang aking komunidad? Okay, balikan muna natin ang mga nakaraan nating pinag-aralan nung kayo ay nasa unang baitang pa lamang. Ano ba ang nuclear family? Ito ay pamilyang binubuo ng magulang at dalawang anak lamang. Dalawang anak lang ha, nuclear family. Ano naman ang extended family? Ito ay pamilya na may kasamang ibang kamag-anak sa bahay. Tulad ni lolo, lola, tiyo, tiya at pinsan. Ano naman pag sinabing malaking pamilya? Ito ay binubuo ng magulang at tatlong anak o higit pa. So, tatlo, apat, lima, mas marami sa tatlo. Yan. Basta tatlo pataas, malaking pamilya yon. Talakayin natin kung anong ibig sabihin ng komunidad. Ang komunidad ay isang lugar o pook na tinitirahan ng mga tao. Ang isa pang tawag sa komunidad ay pamayanan. Bata man o matanda, babae man o lalaki, nagtatrabaho man o hindi, mayaman man o mahirap, lahat sila ay kabilang sa isang komunidad. Ang mga tao ay may kani-kanyang pamilya. Maraming pamilya ang naninirahan sa isang komunidad. Tandaan niyo yan ha? Ito ang isang halimbawa ng isang komunidad. Yan. Yan. Bunog. Meron siyang, may restaurant siya, may simbahan, may paaralan. Yan. Merong parke. Yan, paborito niyong puntahan ang isang parke kung saan malaya tayong pwedeng maglaro. Kaya lang, sa panahon ngayon ng pandemya, bawal lumabas. Okay. Talakayin natin ang mga bumubuo sa isang komunidad. Una ay ang pamilya. Yan, alam ko lahat tayo ay may pamilya. Ang pamilya ay isa sa mga bumubuo sa komunidad. Ikaw, ang iyong pamilya at iba pang mga pamilya ay kabilang o kasapi sa komunidad. Ang mabuting kasapi ng komunidad ay nakikiisa at sumusunod sa mga batas at alituntunin nito. Tandaan niya na, sumusunod sa mga batas, lalo na ngayong panahon ng pandemya, pag sinabing bawal lumabas, hindi po lalabas ang bata at yung mga matatanda. Pangalawa, ang paaralan. Medyo naninibago tayo ngayon kasi hindi tayo makakapunta sa paaralan natin kasi nga nasa panahon tayo ng pandemya. Pero bahagi pa rin ang paaralan ng isang komunidad. Ito ay isa din sa mga bumubuo ng komunidad. Dito pumapasok ang mga batang tulad mo upang matuto ng mga kaalaman, kasanayan at mabuting asal o pag-uugali. Ang nagtuturo sa mga kabataan sa paaralan ay ang mga guro. Sa panahon ngayon, dalawa ang guro ninyo. Yung guro na nasa online kagaya ko at ang guro na inyong magulang kasi nasa distance learning tayo. Nakakapanibago na ang paaralan sa ngayon ay hindi natin pinapasukan pero nagsusuporta pa rin sa ating pag-aaral. Kaya meron kayo ngayong sasagot ang mga module pagkatapos niyong panoorin ang video na to. Makikinig sa bago niyong guro ha, yan ay ang inyong nanay man, ate, kuya o sinong kasama sa bahay. Pangatlo ay ang pamilihan o mas kilala niyo sa tawag na palengke. Dito namimili ang mga tao ng kanilang pang-araw-araw na pangangailangan tulad ng gulay, prutas, karne, isda at iba pang pagkain. Damit din, sapatos at iba pang mga kagamitan. Tindera o tindero ang tawag sa mga nagtitinda ng mga pangangailangan ito. May tinatawag din na grocery
Pamilyahan din ito ng mga pangangailangan ng mga tao sa komunidad na nasa loob ng isang gusali, kagaya ng mga malls. May mga malalaking grocery sa loob ng mga malls, kagaya sa may SM o di kaya dito sa may Ayala Mall Feliz o kaya sa may Robinson. Okay. Ito ang halimbawa ng pamilihan o palengke. Yan. Ito rin ang halimbawa ng isang grocery. Yan, larawang yan. Pang-apat na bahagi ng komunidad ay ang bahay-dalanginan. Okay. Mas kilala nyo sa tawag na simbahan o kaya bahay-sambahan, depende kung anong reliyon na inyong kinabibilingan. Dito sama-samang nagsasagawa ng panalangin ang mga tao upang humiling at magpasalamat sa Panginoon. Iba-iba ang bahay-dalanginan o simbahan dahil iba-iba din ang relihiyon o paniniwala ng mga tao sa isang komunidad. Okay, kagaya nito. Yan, ito ay isang bahay panalanginan ng mga Muslim o mas kilala sa tawag na mosque. Ito naman ay isang bahay-sambahan ng mga iglesia, mas kilala sa tawag na kapilya. Ito naman ay para sa mga Katolikong kagaya natin na mas kilala sa tawag na simbahan. Panglima ay ang sentrong pangkalusugan o mas kilala nyo sa tawag na health center. Yan. Sa bawat barangay ng ating dito sa Marikina ay merong health center. Dito pumupunta ang mga tao upang magpakonsulta ng kanilang mga karamdaman. Ang health center ng isang komunidad ay nagbibigay din ng libreng bakuna. Yan yung para sa mga baby. At gamot sa mga tao. Isa din itong mahalagang bahagi ng komunidad. Kagaya ngayon, nag-aantay tayo ng bakuna, hindi lang bakuna pang baby. Bakuna para hindi na tayo magkasakit ng sakit na COVID-19. Kaya hindi pa po tayo pwedeng lumabas. Yan ay magaganap kapag nagkaroon na ng bakuna, tayo ay babakunahan sa health center. Hindi sa paaralan at lalong hindi rin sa palengke. Okay? Yan. So, balikan ulit natin ang mga bumubuo sa komunidad, ha? Ano nga ulit ang mga iyon? Una, pamilya, paaralan, bahay-dalanginan, pamilihan, at ang sentrong pangkalusugan. May dalawang uri ng komunidad. Yun ay ang rural at ang urban. Ano ba yung rural at ang urban? Yan. Ang rural, ito ay ang nasa pook na may na lugar na malayo sa kabayanan. Karaniwan na ang tirahan dito ay magkakalayo, kumbaga kagaya ng mga nasa probinsya. Kaunti ang mga taong nakatira rito, gayon din ang mga sasakyan at walang matataas na gusali. Sa pook ng itna ito, makakalanghap ka ng sariwang hangin. Sarap no, lalo na sa probinsya. Yan ang mga halimbawa ng rural, mga pook na rural. Yan. Karamihan dito makikita ang mga sumusunod. Ang mga trabaho ng mga taong nakatira dito ay ang mga sumusunod. Pangingisda. So maraming mangingisda dito. Paghahayupan, since kasi marami silang, marami mga puno at kabundukan, so maraming lugar na pwedeng mag-alaga ng mga hayop. Pagsasaka, yan, yung mga magsasaka, nagtatanim ng palay, wala tayong palay, wala tayong bigas, kung wala tayong bigas, wala tayong kakainin. Ganon din ang pagmimina. Yan yung mga malalapit sa mga bundok na may mga kuweba na pwedeng maghukay ng mga iba't ibang mineral na ginagamit natin minsan sa pang-araw-araw din. Po. Ito naman ang tinatawag na puok urban. Yan, nakita niyo yung building, no? Ito ay ang lungsod o kabayanan na maraming tao ang nakatira.
Marami at iba-iba ang uri ng magkakalapit na mga bahay. May matataas na gusali, maraming sasakyan, at sementado ang mga kalsada. Diba? Napakalayo dun sa kanina, no? Iba-iba rin ang hanap buhay dito tulad ng pagpasok sa mga ospital, sa mga opisina at tanggapan, pagtitinda sa mga palengke, grocery at mall, tagawalis sa kalsada, construction worker, panadero at marami pang iba. Yan, since kasi nasa urban sila, yan yung mga trabaho ang makikita natin. May mga pook na urban na nasa Kapatagan at Lambak, tulad ng lungsod ng Marikina. Ito ay patag na lupa na napapaliputan ng mga bundok ng Sierra Madre at burol ng lungsod ng Quezon. Yan ah. Ang Baguio City naman at Tagaytay City ay mga pook na urban na nasa Talampas. Ibig sabihin sa tuktok ng bundok na patag. Ang Talampas ay patag na lupa na nasa itaas ng bundok, kagaya ng sinabi ko. Yan. Ito. Yan ang ating lungsod ng Marikina. At ito naman ang kaninang sinabi kong Baguio, kung saan patag na lupa siya sa ibabaw ng bundok, pero may mga nakatira. Ayan. Sagutan ang mga gabay na tanong sa Araling Palipunan Module 1. Galingan mo ha!